everyone! So, welcome back guys dito sa aking YouTube channel. So, hello po mga ka-dog friend at mga pet friend. So, ako nga po pala si Jan. And it's dog's caring tip na naman po tayo mga ka-dog friend. At ito nga pala yung mga alaga kong aso. At si Bella nandito. At nandun yung ating buntis na si Rabia at yung aking chihuahua nandun. So, ngayon video guys. Yan. So, pag-uusapan natin. Ano nga bang gamot or stock meron kayo sa bahay? In case of emergency na napaka-importante, li dapat meron kayo. So pag-usapan natin yan for today's video. At kung interesado ka sa video na to, so please stay and keep on watching. Sige, Rabia, iri pa. Iri mo pa, Rabia. Iri pa. Push! Yes! Guys, so ito nga pala na si Bella. Ayan po makikita nyo yung hernia niya. Eh, hindi naman ganun nagpo-progress or hindi lumalaki. So, lumalaki siya. Kung kumakain talaga siya as in busog na busog. Pero bumabalik naman siya kapag naging okay na yung chan niya kapag nakadumi na siya. So, ngayon nga guys, pag-uusapan natin kung ano-ano nga bang gamot meron ako in case of emergency. Sa pag-aalaga ng aso, napaka-importante na meron kayong nakatabing gamot. And bago tayo mag-proceed sa video, so gusto ko muna pong magpasalamat sa mga bago nating subscriber na nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Malapit na po tayo mag 50k subscribers. So, yan, kung bago pa lang po kayo dito sa aking YouTube channel o napadaan, so please support my YouTube channel. So, subscribe nyo na yan at hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel, January Dogs Caring. Yun na guys, no, isishare ko sa inyo kung ano nga bang meron akong mga gamot nito. So, before, ang dami ko talagang gamot na naka-imbak. And alam nyo naman, so kailangan pag naglinis, yun, dinidispose ko na yung iba, yung mga talagang hindi ko na kakailanganin. Pero minsan, tandaan nyo guys, yung mga gamot na napaka-importante na kapag nagkasakit ulit yung aso nyo, is mapainom nyo. Sa aking experience, sa akin lang po to guys, ha, kapag yung pinabet ko yung alaga kong aso, and then nag-recommend sila or nag-reseta sila ng gamot, of course, ang ginagawa ko, binibidyohan ko, binablog ko siya para kung maulit-ulit yung sakit ng dogs ko, eh, i-review ko na lang kung ano nga ba yung ginamot ko nung nagtae yung aso ko, ano ba yung ginamot ko nung nagsuka, nung nagkasipon. So, ganun. So, para meron na akong guide. Ganun. Pero kapag ang antibiotic ko ay na-open yun na, kahit sabihin nyo pang matagal pa yung expiration niya, pero once na na-open yun na, ang lifespan po ng gamot pag na-open na, at least 1 week, 2 weeks, depende po yun sa recommendation ng vet. Pero is kailangan 1 week, 2 week, pag hindi nyo na ginagamit, i-dispose na. Pero sa akin kasi tinatabi ko para meron akong guide, pero hindi ko na siya ipapainom. Ang gagawin ko, bibili na lang ako ng panibago na stock. So, ganun yung ginagawa ko. Itong omega 3. So, itong omega 3 guys, paganda to sa skin ng aso nyo. So, binibigay ko lang to 2 times a week. Hindi ko siya inaaraw-araw. Ang paggamit ito guys, ihahalo nyo lang sa pagkain ng alaga nyong aso. 1 capsule, 1 dog ang ginagawa ko. Napaka-importante na meron po kayo nito sa inyong bahay. Kahit wala namang sakit yung mga alaga niyong aso, kailangan meron kayong dextrose powder, glucose monohydrate. So, itong glucose monohydrate ko, yung brand niya is Prolific Tales. So, meron ding Mondex, yan, depende. Yung mga ganito guys, huwag kayong magalala, sobrang mura lang niya. Pero ang laki ng tulong sa mga alaga nating aso in case na nagtatae para hindi ma-dehydrate. Yung tulong nito kapag walang ganang kumain or matamlay yung aso nyo. Ang paggamit pala nito guys, sinahalo lang ito sa tubig. So, kailangan yung tubig nyo 1 liter or isang scoop ng tablespoon. So, depende. Meron naman siyang nakalagay dito guys. Ayan. Pero kapag naka-open yung tubigan ng aso nyo, at least 6 hours kailangan mapalitan nyo ng bago tapos lagyan nyo ulit kasi yung tubig nakakontaminate.
So ito guys is Lupus Monohydrate mo. May available niya is Prolific Tales. Available to sa Shopee. Malaki tong Himalaya. Itong Himalaya, yun nga lang, medyo price ito. Pero ang maganda nito, pang immune booster. Pwede nyo siyang i-alternate yung LC-Beat, tapos Himalaya, Liberulin. So maganda to guys, para puppies pa lang yung mga alaga nyong aso. At kung nagkasakit naman yung alaga nyong aso, pwedeng-pwedeng to pang immune booster sa. Yun nga lang ito guys, nasa 700 pesos yata to. Yung ganito, Himalaya. Printel Embonate Nematocide. So kapag yung aso nyo, sa tingin nyo, marami ng bulate, o kaya yung puppies or bagong panganak, 2 weeks old yung alaga nyong puppies, kailangan nyo ng i-deworm. So ito guys, ito yung ginagamit ko pang deworm sa mga alaga kong aso. Ang pag-deworm guys sa puppies is 2 weeks old and then another 2 weeks and then another 2 weeks hanggang maka 2 months old, at least 3 times. And then after noon, 6 months na. Ito guys, sa paggamit nito, meron naman siyang nakalagay dito, dogs 1 ml equivalent to 1 kilo. Kung 2 kilos yung aso nyo, at least 2 ml ibibigay nyo sa alaga nyong aso. So napaka-importante na titimbangin nyo yung mga alaga nyong aso para makuha nyo kung gaano karami ang ibibigay nyo sa mga dogs nyo. Next natin guys, Liberulin! Alam nyo ba guys, itong Liberulin, sobrang ganda nito guys. Kahit sa mga puppy, pwedeng-pwede nyo siyang ipainom. Ito kasi is food enhancer or appetite enhancer, pampalakas kumain. At dito nakalagay is protects the liver from vaccine, tick and flea medication, so dewormers, environmental factors, preservatives, chemicals. So ito yung mga nakalagay dito. Yung benefits niya, improve liver functions and restore health, prevent fatty liver and help the generation of damage hepatocytes, and then third, improve digestion. So ito guys, since nung puppy pa si Rabia, pinapainom ko na nito ng Liberulin. So pinapainom ko na siya dati, ginagawa ko alternate. Ngayon 2 times a week na lang din itong Liberulin. So sobrang ganda nito. Kung gusto nyo palakasin yung pagkain ng aso nyo, nire-recommend ko to. Ito, makikita nyo kapag ayaw kumain tapos painomin nyo rito. Hindi ko alam yung lasa yata nito, medyo mapait. Kaya pag pinainom mo sila, is pakain talaga sila ng dog food. So maganda to guys, itong Liberulin appetite enhancer. Promise. I'm sure ire-recommend din to sa inyo ng vet. Next natin is LC-Beat. So ayan, so meron akong stocks na ano additional. So ito is normally pinapainom naman talaga to sa mga alaga nating aso every day morning. So 2 ml. So kung yung minsan, pwede rin yung tiki-tiki. Kung puppies pa lang yung aso nyong inaalagaan, pwede naman yung tiki-tiki, pampalakas kumain. And then kapag naging 2 months na, 3 months na, so ito, LC-Beat. General, ito, sa mga dogs, maganda tong LC-Beat. So kailangan, meron din kayo yan. Next, itong combination na to guys, ito yung gamot sa sipon. Kung meron sipon yung alagaan yung aso, ito yung ginagamot ko. Itong combination na to, itong Ambroxol Hydrochloride. Ayan. And then Cefalaxin XL. So ito guys, combination to, good for small types of dog kapag syrup. Pero kapag malalaki na yung aso nyo, yung pwede na yung mga tablet, mga capsule. Ang natatandaan ko, pinainom ko to kay Tiny at Mini, and then talagang gumaganon sila. Kung gusto nyo, pwede rin yung Bronchure. Pero sa akin, yung Bronchure, hindi siya ganun ka-effective. Depende na kasi sa condition ng alagaan yung aso. Kung meron ng discharge yung ilong, kung talagang gumaganon talaga yung, siguro kung mga mild, pwede pa yung Bronchure. Pero kung may mga discharge na, may sipon na, so ito, Cefalaxin at saka Ambroxol, Plucomonin. Pero yung sipon guys ha, depende sa case. Kung ordinaryong sipon lang ito, ayan, kung sipon lang talaga dahil sa lamig, ayan,
okay na okay itong combination na cefalaxine, Excel, at saka ambroxol hydrochloride. Iba pa yung kasi sa distemper, baka may distemper, kaya merong sinisipon. Kasi isa yun sa mga signs and symptoms ng distemper ay sipon. Tapos, nag-ano na ng discharge. So, kung sipon lang at saka ito, ito. So, ito yung ginagamit ko. Kaya, nakatabi pa rin to sa akin. And then guys, kapag naman nagdadayariya ang inyong alagang aso, kung nagtatae ang inyong aso, so itong colimoxilin anti-diarrhea, ayan, ipainom nyo kasabay ng metronidazole flavet. Ayan, dalawa yung combination na to sa puppy. So, ang sino ba ang pinano ko nito? Si Champy. Nung nagsusuka yata rin si Champy, so ito. Ito kasi is para sa amoebicide anti-protozoa, itong metronidazole flavet. Ito naman colimoxilin anti-diarrhea, diarrhea suspension, para rin sa electrolytes din to, meron din siya. Colistidine, amoxicillin, electrolytes, basta meron siya. So itong dalawa to, metronidazole flavet. Ayan. So ito lang naman yung meron ako ngayon, pero meron akong idadagdag na I'm sure makakatulong din sa inyo sa pag-aalaga ng aso nyo. Kapag nagkaroon ng cloudy eyes yung mga alaga nyong aso, sabihin natin yung nag-discoloration. Depende rin sa case yun guys. Kung yung mata ng aso nyo is na tapunan lang, na tusok lang ng balahibo ng aso, o kaya nagkaroon na pooing lang, pwede kayong gumamit ng gentamicin sulfate. Yung gentamicin sulfate, available siya sa Cartimar, sa online shopping, sa Shopee, sa Lazada. Pero make sure na pagbibili kayo sa Lazada or Shopee, babasahin nyo muna yung reviews kung legit nga ba yung binibenta nilang gentamicin sulfate bago kayo mag-art to cart. Diba? Syempre, kailangan i-check nyo muna yung kung legit ba talaga or hindi yung binibili nyo sa Shopee. Baka add to cart lang kayo ng art to cart, tapos peki pala. Napaka-importante magbasa kayo ng mga reviews. So yon, available din siya sa mga pet shop. So itong gentamicin sulfate, nas kakahalaga siya ng 450. Meron din naman na bibili na gentamicin sulfate sa mga mercury drugs or sa mga local drug store na available sa lugar nyo. Yun nga lang, hindi natin alam kung pagbibilhan kayo kasi hinahanapan po ng resibo kapag sa mga mercury drugs kayo bibili. Pero kung sa mga pet shop kayo bibili, sa mga online shops, hindi na kayo hahanapan ng resibo. So, i-add cart nyo lang. So, ihatid na sa inyo. So, yun lang guys, yung ginagamit kong mga gamot in case of emergency. Yung ginagamot ko sa alaga kong aso. So, yun lang guys, that's it for today's video. I hope this video guys makatulong sa inyo in case of emergency na dapat meron kayo nito. Yung pinaka-importante guys is Lucas Monohydrate. Yan, free fronil po yung tatak niya. So, available siya sa Shopee. Hanap kayong idagdag. Please comment down below para malaman ko at malaman din ng iba kung ano nga pa yung pwede pa nilang idagdag na dapat meron talaga sila sa bahay nila in case of emergency na meron mapapainom agad sa mga alaga nilang aso. I hope ayan, nagustuhan nyo itong video na to. At kung nagustuhan nyo po, so please click thumbs up. At kung meron kayong question or suggestion, mag-comment lang kayo dyan sa ibaba. Pamabasa natin yan. At sasagutin po natin yung mga question nyo sa abot ng aking makakaya. At yun lang guys, so huwag nyo po sanang kalimutan na supportahan ang aking YouTube channel. So please subscribe at hit nyo na rin guys yung notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. At pwede nyo rin po akong i-follow sa aking Facebook page na Chitsufo Family kasi doon ako minsan nag-upload ng mga pag-giveaways. So meron po tayong pag-giveaways this coming December. So yan, pamasko ko. At ngayong October 25, merong mananalo na naman ng 4 winners ng 300 Gcash load. At nung last month, hindi kinabit yung kanilang prizes. So, yun yung idadagdag ko sa December na ipag-giveaway natin. So, yun lang guys. Disclaimer lang po, hindi po ako professional bet. So, isinashare ko lang sa inyo yung aking experience sa aking mga na-research. Ayan, so huwag kayong magalala, itong mga to, isip, tandaan nyo lang guys, kapag hindi kayo sure
sa gagawin nyo o ipapainom nyo sa mga alaga nyong aso, punyo na agad sa vet. Kasi yung mga aso natin magkakaiba ng katawan. Then, huwag kayo mag-self-medication sa mga alaga nyong aso na hindi kayo sure, ha? Baka kung ano-ano yung ipainom nyo. Sa akin kasi guys, kabisado ko na itong mga gamot na to. Kaya talaga confident ako na ipainom sa kanila and gumagaling naman sila. Pero kung wala talaga kayong alam sa sakit ng aso nyo, wala kayong clue, mas maganda kumonsulta po kayo sa vet bago kayo magtanong sa iba. Itak nyo na agad sa vet yung alaga nyong aso. So, that's it for today's video. And yun nga, thank you for watching. So, see you on my next vlog. Bye-bye.